Kamusta mga chong? Welcome nga pala sa first part ng ating low rarity playthrough ng Guardian Tales, isa sa mga pinakabago at pinakamagandang games na lumabas ngayon sa mobile. Ngayon, ginawa ko tong series na ito para malaman ko, actually, para sa sarili ko, kung kaya kong tapusin yung game nang hindi gumagamit ng mga unique characters na makukuha mo lang sa gacha. So, bilang challenge, tatapusin ko yung story and titignan ko kung hanggang gaano kalayo ang maaabot ko gamit lamang ang mga characters na 2 stars and below. Ngayon, hindi ko sigurado kung posible to sa skill level ko. Kasi alam mo na, medyo tumatanda na tayo. Hindi na ganun kabilis yung reaction time natin. So, alam mo yun, parang challenge na rin to para sa akin. So, at isa pa, para din ito sa mga players na yung mga medyo minamalas sa roles, mga hindi makakuha ng unique heroes, unique weapons, para na rin to sa inyo. Para malaman nyo kung posible ba talaga tapusin yung game kahit malas ako sa roles. Tama? Okay. So, unang-una, tingin ko, para ma-accomplish natin kahit papano itong playthrough na to, kailangan muna ng medyo matinding pagpaplano. So, example, kung nanonood kayo or nagbabasa kayo ng mga Facebook posts or posts sa Reddit, makikita nyo na ina-advise usually ang mag-stick sa isang element na team. Kasi dito sa game na to, merong parang anim ba na elements? Oh, light, dark, basic, fire, water, earth. Ayun, anim. So, ina-advise na mag-stick sa isang element, lalo na kung non-spender ka, kasi mas madaling i-farm ng team mo kapag iisa lang yung element mo. So, that being said, pinag-isipan ko pa maigi kung ano yung magiging team ko. I'm leaning towards Earth kasi guaranteed na may makukuha tayo na mga at least okay na heroes sa Earth element. So, example, si Craig, si Ayoba, yung healer na Earth, si Marvin, yung tank na Earth, or Fire. So, either Earth or Fire. So, sa Fire, pwede natin gamitin si Rachel na makukuha mo sa World 1. Tapos, parang essential din siya na para matapos yung mga ibang stages sa tower na kailangan ng yung mga cannoneer na hero, yung mga tumatalbog yung panira. So, may mga ibang stages kasi na talagang required yung mga cannoneer na hero. So, para hindi na ako mag-race ng ibang hero para lang matapos yung mga stage na yun. So, at least meron na. So, si Rachel, pwede. Pwede rin. Isa pa maganda sa fire team is pwede kong makuha at gamitin si Blitvice, yung libre na 3-star unique. Kaso parang medyo madaya yata yun kung story lang naman yung goal natin, gagamitin pa natin si Blitvice. I mean, kasi siya yung the best, sabi nila, the best na unit for PvE. So, parang mawawala yung essence ng challenge pag siya yung ginamit. So, yun, si Rachel, pwede kong gamitin si Dolph, yung parang may chain lightning yung panira. Sila lang eh. Parang sila lang sa fire. No? So, feeling ko mas marami akong matatapos na content pag fire. Tapos mag-focus na lang ako sa ibang healer. Ah, kasi walang healer na fire sa pagkakaalam ko eh. So far. Ayun. Tapos may tank ba? Oh, alam ko may tank. Isa doon sa kambal na unit. So may tank na fire. So either earth or fire. Pero of course, depende pa rin sa makukuha kong role sa simula. Ngayon ang tanong, kaya ko ba to? Siguro, kaya. I think kaya. Lalo na kapag nag-focus lang ako sa isang character muna sa simula. So yun, medyo matinding pagpaplano ang kailangan sa simula. Hindi ko pa talaga alam kung ano yung magiging team ko para tapusin yung story. But yeah, either fire or earth. Pinakamadali. Ang problema din sa fire is yung last world is water so far sa state ng game ngayon. Baka medyo mahirapan tayo dun kung 2 stars na fire lang ang gagamitin. But for lahat ng content prior dun sa last stage, mukhang kakayanin naman. No? Given na basta makapag-invest na tayo na maayos sa mga heroes natin. So, ang plano for now is number one, mag-stick sa isang element na team. So, sabi ko nga, either earth or fire. And then, mag-invest
ng Awakening Stones, ng levels sa isang main hero. So sa Earth, I think ang magiging main hero ko, if ever, is si Marvin. Kasi medyo gusto ko yung mga tank na character. Or kapag fire naman, either si Rachel, or kapag makuha ko na mas maaga, si Dolph. Na isa pa, isa pang purpose nung series na ito is para magsilbi na rin walkthrough. Kasi ako, meron akong main account na natapos ko na yung main story, na maga nasa farming na ako for endgame. So na 100% ko na lahat ng stages. So at meron akong idea kahit papano kung paano i-100% yung the rest of the stages. So kung sisimulan ko man, may mga times na may makakaligtaan akong treasure na kailangan pambalikan. Pero for the most part, ito yung parang magsisilbing walkthrough yun na rin. So ilalagay ko yung mga timestamp kung bawa on the 3-minute mark, ito yung world 3-2. So parang ganun. So ilalagay ko doon para just in case na na-stuck kayo sa isang level, meron kayong meron kayong items na hindi makita doon sa level, at least makikita nyo na agad kung saan nyo makikita yung item na yon. So yeah, tigil na ako sa magsasalita, ibibilisan natin yung video, and thank you for watching. If gusto nyo pa ituloy natin yung content na ito, ituloy natin yung playthrough na ito, please press subscribe. Medyo baguhan lang ako dito sa YouTube, so I would appreciate all the support. And thank you so much, and I'll see you on the next video. We'll be right back.
Thank you.